Nagbabalik ang balitaan dito sa CNN Philippines. Tila isang malaking sementeryong walang dalaw ngayon ang main battle area ng Marawi. Kinumpirma kasi ng mga otoridad na nasa mahigit 700 bangkay ang hindi pa nare-recover mula dito. Nasa Marawi ngayon ang aming correspondent na si Rex Remedio. Rex, bakit naman napakaraming bangkay pa daw ang hindi nakukuha? Kung makikita mo sa aking likuran ay yung tinatawag na main battle area ng Marawi at patuloy pa rin daw yung isinasagawang clearing operations dyan ng mga militar. Libo-libong mga improvised explosive devices pa rin o yung mga ginawa at tinanim na bomba ng mga maute ang nandyan sa main battle area at lubhang mapanganib daw ito para sa mga sibilyan. Aabutin daw ang mga militar ng magbagong taon bago nila makuha at mapasabog ang lahat ng bomba dyan sa may war zone. At doon pa lamang makakapasok yung lokal na pamahalaan upang makuha yung mga bangkay. Pagkatapos ay ipoproseso nila ito at ililibing either doon sa may mass grave, sa may Makbara Public Cemetery at hindi naman kaya ay bibigay doon sa pamilya kung mayroon mga mag-claim. Ito'y pangunahan ng Management of the Dead and Missing Cluster ng Provincial Government ng Lanao del Sur. Ayon sa tagapagsalita ng Lanao del Sur Crisis Management Committee na si Zia Alonto Adjong, aabutin ng malamang 3 hanggang 6 na buwan bago nila makuha ang lahat ng bangkay mula dyan sa may main battle area. Ayon kasi sa kanilang pagtataya, nasa 154 pa lamang yung nakukuha nilang bangkay doon sa may war zone, samantalang nasa 920 naman yung tinatayang napatay na hinihinalang miyembro ng Maute Group. Kung kaya't nasa 766 pa rin yung estimated nila na hindi pa nakukuhang bangkay. Ayon kay Adjong, ito'y nakakapagpabagal sa rehabilitasyon ng Marawi sapagkat paano nga ba naman sila makapagtayo ng gusali o di kayo makapagdaos ng proyekto kung marami pa raw nakakalat na bangkay doon sa may main battle area. Pinky. Maraming salamat, Rex Remedio, nag-uulat.